Certo. Tapos tayo kay question. Ano ba ang liban dun sa tiwala? Karapatan po yan eh. Ano ba yung karapatan? Karapatan po ang kasama. May mga karapatan yun. Alam mo yung karapatan, yung mga asosasyon yung nag-witinggay. Trust, respect, dapat. Dapat meron. Ano ba? Anong paliba dun sa pamilya? May karapatan po. May patas na yan. Ano ba yung nabanggit na doon? Ito na yan. Tapos maging responsable ng mag-anak buhay. Huwag mag-shabu. Kasi matutokhan. Kasi mayroon isang totoo to eh. Mayroon isang natukhang eh. Hindi nung natukhang siya eh. Sabi ni Bato eh, magbago ka na. Ito naman siya. Kaya may girlfriend, sabi niya. Sinabihan na yung kagad yung girlfriend. Siya, baka akala patayin siya eh. Sabi niya. Sweetheart. Papay ka bang magpakasal sa akin? Upa, sabi ng baba, upa. Pero okay lang sa iyo, ako may past lang yun. Sabi na, walang problema. Ako naman, wala ng future eh. Ako'y nakalata sa iyo, ako lang yung kinukunan mo eh. Hindi yun na to. Hindi yun ito kasama. Kasi alam ko eh, siguro pinili ko siya kasi kasalan ako eh. Ano ba yun? Violence against women and children. Ito'y tandaan nyo, alam nyo yan? Nakita sa TV yun. Hindi kasaya sila na kasawa ay dapat hindi nyo saktan. Bagkus, mamahalin ko sila. Magkakamyo, magsaktan, mahalin, gano'n. Diba? Pero nasa TV ka, di kriptan eh. Kasi nasaktan yung mga lati na ngayon. Walang niya ka, nasasyabong ka, walang niya ka. Yun ay hindi kasama sa violence against women. Kasi paliwanag yun eh. Women and children, hindi kasama yung lalaki. Pag sinasaksak ka, hindi nga sa inyo eh. Nasasyabong ka. Next card. Congratulations. In the UNW, you will not be patient to have a conversation. Ang kasa ng dalawang tao ay isang fighting at serious of occasion. Dahil ayon sa ating constitution, ang iwan ng bakat ng salamin ng kasa ay dapat permanently, hindi dapat matinag, at kailangan pa ang bawat isa sa inyo ay may kabutihan loob. May pagmamahal sa isa't isa at nagkakarapin ang buhay mag-asawa. Ayon naman sa ating panglipon, ang kasal ay sila na tutrata o pagkasundo ng isang lalaki at babae na naayon sa batas para sa pagtatag o pagbuo ng isang pamilya. Ito ay kutasyon ng pamilya na hindi malalabag na panipon ng institusyon na ang mga pangyayaro ang kailangan ay pamaraming patago sa ating takbate naman sa isang kasunduan. Pag-ibang sa tinatawag ng kasunduan sa mga pagmamayari ng mga pangyayari sa kailangan sa isang natinahan ng batas. Mayroon pa kayong kasunduan ito.
tinatawag ni Mary Sidomen, yung prenuptial agreement, yung maginagawa ng mga nasista, nasyari ko kita, meron silang prenuptial, ang palagay doon eh, yung akin ay akin, yung iway akin. Wala kayo sa mga ganyan. Okay. Do you have any prenuptial agreement with your incoming wife? No. Kung wala nang may kasunduan tungkol sa mga reyalina ng bohesa, ang inyong mga pag-aari ay mag-iisa. Wala na kayong kanyang. At ang lahat ng inyong mga ari-arian at ang inyong maging ari-arian pa, ikita niyo bilang magkasawa ay magiging kujugat magkasawa. Ang inyong pinagsamang kita ay siya maging magkasustiyo sa lahat niyong maging kagastusan. Tulad ng magkakanak na kayo, pagpapara niyo maging anak. Pagpagamo, pagpasayos o pagpagawa na yung maging nakaraan. Kagaya ng nasabi, estado ay nakataya sa ganitong kasalan. Ang gagawin ko ngayon ay hindi naman mag-iba sa inyong katayuan. Ito ay nagtatakla sa inyo ng seryosong obligasyon at matindi ng kapatidad. Maaaring bilayan kayo na maging anak ko, maaaring din naman hindi. Kung sakaling magkana kayo, palaki nyo sila sa parang hindi naman pinatadhana ng batas, kundi sa parang dapat ay makatao. Kung hindi naman kayo pagkaluban ng anak, tandaan nyo na kapagdulot kayo ng katuparan sa buhay bilang pag-asawa. Ang pag-asawa ay pangamabuhay ng pag-asawa. Pagsasama kayo na may pagmamahalan, paglana, katapatan at pupunta sa bawat isa. Ang gaganda ng iyong pagsama ay hindi lang tulad sa babae o sa lalaki, hindi sa iyong dalawa. Dapat kayo ay maging ama at mapamahal sa isa't isa para maging maunlad ang iyong pagsasama. So, hindi ko kayo naman ay mananampalataya, makinig kayo sa sinasabi ng reliyon. Sinasabi ang inyong iklinikong nagpapagali ng buhay ng mga tao. Hindi sobrang paalala sa inyo na kahit yung ginagalang kakasalang sini, mahalaga rin na magkaroon ng basbas na Panginoon niyong kasal. Pag-aralan niyo ang panalangin, magkasal niyong magkasama, at gawin niyong Panginoon na bahagi na niyong magsama. Dahil sa pagawa niyo yan, nakakasigur kayo na yung magsama ay magiging matanda. Bago tayo magpatuloy, sa lahat naman na rito, meron ba kayong alam o balakin o dahilan bakit hindi tuloy yung pagpakasal ng mga tao na dito sa ako? Kung meron kayong alam o dahilan, maaari kayong tumayo at sabihin bakit. Ano? Tuloy! Sa lahat naman na rito, mga saksi, hindi lamang kayong mga kadamasin. Narito kayo para sigurin nila kung sakaling magkaroon ng problema ang kanilang pagsasama, ay naroon kayo, mga ninong at ninang, ay naroon kayo para magbigay ng suporta at lakas ng loob. O para makipag sa dibid sa iyong katabi. Yes. And did you come here at your own volition to be married to your na dito, pumunta ba kayo ng isang loob? Pumunta dito para magpagsang dibyo siyong katabi. Dinatang cuban ang isang loob at buong puso ang mga responsibilidad ng buhay mag-asawa. Yes, yes. 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 Sa mga babae, naman ulit. Tinatanggap niyo ba yung katabi para yung maging asawa at ang handa kayong ibigay yung sarili sa kanya bilang yung asawa? At sa mga lalaki naman, including you, tinatanggap niyo ba yung katabi niyo para yung maging asawa at ang handa kayong ibigay yung sarili sa kanya bilang yung asawa? Opo. Si Opo? Kayo ba ay nangangako na maging tapat at totoo sa isa't isa habang kayo nabubuhay? Do you promise? Opo, yeah.